Nakilala natin siya bilang madiskarteng DJ Momshi. Kapamilya, 11:39 on the clock. Laging nag-iyes sa dumarating na opportunity. This time, road to forever ang kanyang inuuhan. Dahil she finally said yes sa kanyang long-time boyfriend for 6 years. Ngayong natagpuan na niya ang kapartner ng kanyang puso, paano kaya sila nagtutulungan para lumaking maayos at happy ang kanyang anak si? This morning, pakinggan na nag-iisang diyosa sa balat ng radyo, DJ Chacha. At ang kwento ng kanyang makulay na buhay pag-ibig at ang nalalapit na pagharap niya ngayon sa isang bago at mas magandang buhay. Welcome back sa Magandang Buhay, DJ Chacha! Hello, mga momshies! Hindi ako sanay na malayo sa akin kayo. Hindi ko mahampas si Mamshie Carla. At saka congratulations dahil ang haba talaga ng hair ni DJ Chacha. Thank you. Congratulations. Unang uling guesting ko dito, hindi pa ako engaged. Oo, tapos ngayon. Pero Roy! Ito na nga, after 6 years. Ang tagal ko rin naman inantay. Correct. Pero 6 na taon na. Correct. Pero nangyari mismo ang proposal sa birthday mo sa Thailand. Oo, sa Bangkok, Thailand. So, nakahint ka na ba? Nagkahint? Mararamdaman mo rin siguro talaga. Tsaka during our trip, yung papunta kami, aligaga talaga siya. Paano aligaga? Ano yung nafe-feel mo? Nung bago kami pumunta ng restaurant, nag-ikot-ikot kami sa Bangkok. Namimili kasi kami ng mga pasalubong para sa mga kaibigan, sa family. Tapos, pagbalik namin ng hotel, sabi niya, oh, magdi-dinner tayo kasi birthday mo. So, paglabas ko, nauna siya maligo. Paglabas ko, sabi ko, bakit naka pang binyag? Ba't na, ano tayo, chill-chill lang tayo dito. Kasi yung restaurant daw, medyo formal. Sige, huwag na tayo dyan kumain. Hindi naman tayo sanay kumain sa ganyan. First time namin nag-fine dining. Kasi hindi talaga kami formal na tao. Tapos during the entire na nandun kami sa restaurant, may inaayos siya sa gilid na... Ano, okay ba? Okay ba yung surprise ko sa'yo? Happy ka ba? Surprise for the birthday kasi nga, nag-restaurant kami. Ngayon sa'yo, ba't ka nagkakaganyan? So after nun, parang nag-violin ng happy birthday dun sa katabi namin. Tapos sinabi ko, parang bet ko rin ng ganun, yung may mag-happy birthday dito. Lumapit, yung nagpa-violin. Pero hindi happy birthday yung tinutugtog, ibang song. Ay, taray, bongga. Pagharap, sabi niya, tignan mo naman yung cake, nasa gilid yung Will You Marry Me. Yan. So, nung nabasa mo? Nakakatawa. Sabi niya, tumayo ka naman. Pabebe, pinatatayo niya ako, tayo ka naman. Ayoko, bakit ako tatayo? Hindi ko masyadong maalala yung exact words na sinabi niya, pero I think naaalala ko lang, gusto kitang makasama habang buhay. Yun lang yung naalala ko. Naku, ang dami mo na nakwento sa amin. Yan nga eh, tuloy-tuloy na eh. So, ngayon siya from being a single mom she, eh meron ka na nga katuwang kaya Sab. Paano mo nakuha yung loob ni Sab? Mga first year namin, akala niya, kaibigan lang ako ni mami niya, parang ganun. Hindi pa niya masyado naiintindihan eh. Siguro mga 1 year na, parang na-feel niya na daddy na talaga. Ito na yung daddy ko, ganyan. Ako na yung sumasama sa kanya sa school, pag hindi pwede si Cha, ganun. Wow, napaka-sweet mo na ng handsome. Sobra, oo. Hindi kasi, ang bait talaga, diba? Diba nakwento mo the last time na nandito ka? So, paano mo pinapakilala ang sarili mo sa school? Ikaw ang daddy niya. Oh, daddy yung ano ko, maluloka kayo, meron siyang test paper, nilalagay niya yung apelido ni Mike. Guevara? Sinasabi niya sa amin pa ulit-ulit, naluloka nga si Mike pag sinasabi niya, uy, pag kinasal na kayo, magiging Guevara na ako. Excited pa siya. Oo, sabi, ina-explain ko na, yung surname lang ni mami ang mapapalitan. Siyempre, yung sa daddy mo, yun talaga yung dadali. Bakit mami? Eh, gusto ko nga. Siyempre, tatanong muna natin kay daddy kung okay lang. Pag pumayag si daddy niya, okay si ngayon. Pag pumayag si daddy, walang problema. Okay, adopt mo kasi si Sab. Okay. Eto kay DJ Chacha, ha? Alam mo ba na merong mga nasasabi si Sab na mga bagay na hindi niya nasasabi sa'yo, pero nasasabi niya dito kay Mike? Kanina ko lang narinig dun sa... Nung binibrief kami, nagulat ako. Sabi niya, mamaya mo nasasabihin para mas ma-surprise siya. Ano ba yun? Meron ba? Ano? Pag... Kasi nakabukod na kami, so mas ano siya sa akin, si Sab, mas open siya. Medyo takot siya sa mami niya eh. Ako yung parang, nadidisiplina talaga. Ako yung parang ano, tropa-tropa lang niya, ganyan. Tapos
sinasabi niya sa akin yung mga crush niya sa school, tas din sinasabi sa mami niya, wag ka maingay kay mami ha, parang sa ating dalawa lang, ganun. Anong tawag niya sa'yo? Daddy, Daddy Mike. Ay, Daddy, wow. Ganun pa yon kapag umaalis kami, kasi weekend lang siya umuwi. Kagaya kagabi, nag-mall kami, tas kumakain kami. Tanong lang siya ng tanong, anong oras ba uwi si Daddy Mike? Tapos kunwari, may prayer kami before meal. Ang dasal niya, sana po si Daddy Mike, hindi na po siya pupunta ng Laguna, nandito na lang po siya sa amin ni Mommy. Wow! Anong pakiramdam DJ Chacha na sobrang happy together sila ni Sab? Importante yun sa akin. I'm sure yung mga single mothers, alam nila yon. Kasi mahirap makahanap nung hindi lang ikaw yung mamahalin, pati yung anak mo. Mabait talaga si Lord. Bibigay talaga niya sa'yo kapag alam niya na right timing na. Ayun. Wow. In his perfect time yan. Hindi, kasi alam naman natin na hindi naman talaga yung real father. Pero syempre, parang ama na rin kasi mapapangasawa mo. May say ka ba sa pagdidisiplina kay Sab? Para sa akin kasi, yung pagdidisiplina ko kay Sab, parang mas nakikita ko yung bata. Pagka ayaw niya sa'yo, hindi talaga siya susunod. Parang ganun. So kailangan, yung ginawa ko sa kanya, kinuha ko muna yung loob niya. Kumbaga, gusto ko malapit talaga siya sa akin bago... Kaya yung pagka ako nari, sinabi kong matulog na or mag-aral na, susunod agad siya sa akin. Parang napapansin ko yung, kasi ganun yata talaga yung mga bata, pag tinatakot mo sila, hindi sila susunod sa'yo. Mm-mm. So kaya siguro meron siya mga bagay na sinasabi kay Mike na di niya sinasabi sa akin, kasi alam niya, nagdidisiplina ng sobra si Mommy. So, pero at least balance pa rin yan, ha? Para at least alam niyang maluwag dito, tas dito medyo hindi po pwede, diba? For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.